yun yung nag-establish ng PDP laban. At yun ang sinakyan ni Mau Diggs nung magkasundo pa sila ni Coco Pimentel. Eh nagka-problema, nag-split po. Sabi ngayon magkakababayan ni Senator Coco Pimentel, wala man daw may problema, walang masama kung papasokin na po yung ICC investigators dito sa ating bansa. Ito po, sabi ni Pimentel ngayon, Pimentel on info about ICC probers, Philippine arrival. What's wrong with that? Lalo na naman niya, Mr. Maravillas niya, na magtatambling-tambling sa pagkapraning yung mga supporters ni Mau Diggs. Sa kaniinday, hindi lang mga kababayan yung mga supporters. Lalo, syempre, yung mag-ama. Yan kasi, si Pimentel po, dati nilang kapartido. Inaway-away kasi ng dating Pangulo. Inagaw yung partido, yung PDP laban. Ngayon, mortal na nilang kaaway. At pabor na pabor, si Coco Pimentel, napapasokin na po yung ICC investigators dito sa ating bansa. Si Solicitor General Medardo Guevara, na dati ding official ni Mau Diggs noong kanyang administrasyon, sabi po, welcome daw yung mga ICC investigators dito sa ating bansa. Yan po. We will not cooperate anya, but ICC investigators are free to come and do their job here. Bakit ganun yung statement mo ni Medardo Guevara? Hindi magko-cooperate pero welcome. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, yung sinabi ni Coco Pimentel, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga gaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nag-anap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung sinabi ni Coco Pimentel na malamang magpatambling-tambling sa pagkapraning sa patron ng mga DDS. Ayan pa ang sabi ni Pimentel. Bakit niya? Anong yung problema dyan? Talaga niya sinasadya ng mga reporters, Mr. Maravillas. Alam naman po ninyo yung mainstream media. Siyempre, mag-aanap ng controversy. So talagang itatanong mga kababayan. So ano niya yung masama? Yung masama roon? So what? Sabi po ni Coco ng totoong PDP laban. Actually po, ang PDP laban, partido po ng pamilya Pimentel. Sila yung original niyan. Yung ama, mga kababayan, si Nene Pimentel. Yun yung nag-establish ng PDP laban. At yun ang sinakyan ni Mau Diggs nung magkasundo pa sila ni Coco Pimentel. Nagka-problema, nag-split po. Pero ang problema, na pinaboran yata ng Commission on Election yung kampo ni Mau Diggs. Pero ayaw pa rin
sumerender ni Coco, I think kini-question na sa Supreme Court. Pero that's immaterial mga kababayan kasi yung PDP laban naman ni Maudix, inabandona na mga members. Nagsipag-alisa na po. Lumipat na mga kababayan kay Martin Romualdez. So yun ang sagot ni Coco Pimentel. This question was posed by Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel to downplay reports on Wednesday that International Criminal Court ICC investigators have arrived in the Philippines. So kahit po si Pimentel po, duda din doon sa mga pinapalaganap na kwento ni Harimau na pumasok na daw yung mga ICC investigators. Yung DOJ mismo mga kababayan, si Secretary Rimolya, nagsabi na dinibank po yung kwento ni Harimau. Wala man niya kaming namumonitor na gano'n. Gumagawa sila ng kwento para siguro gatungan yung mga supporters nila na umalsa, testing the water siguro, mag-protest laban sa administrasyon at mag-pledge ng support sa kanila. Wala man pong magatungan si Harimau. Sabi rito sa balita, in a briefing, reporters asked Pimentel if he had inside information daw on whether or not the story is true. The minority leader responded that his information is just based on what former presidential spokesperson Harry Roque said. Yun man din pala yung source ni ni Coco Pimentel, yung kwentong kutsiro ni Harry Mao. Ang knowledge ko dyan, also coming from Harry Roque. Yun lang ang nabasa ko lang at napanood ko, sabi po niya sa mga reporters. Pero sabi niya, but my point is, anong masama roon? So what? So wala man problema anya kung pumasok sila dito sa ating bansa para mag-imbestiga. Pimentel said if the investigators are indeed in the country, they should coordinate with the government and gather data on how many Filipinos died due to extrajudicial killings. Dapat kausapin nila ang Commission on Human Rights. On human rights complaints, the senator suggested, imposible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest-to-goodness investigation. Dapat naramdaman sila ng gobyerno. Ganun nga po. Kaya malamang sa malamang yung kwento po ni ni Harry Roque, panggatong lang po, pang-distab. Di ba? Kwentong pang-distab po. Kung walang ganyan, looks like wala pa rin sila rito. Although anya, ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Madaling sabi mga kababayan, suportado niya ang presence ng mga ICC investigators in case narito na po sila. Tapos ngayong araw na to, biglang ipinos ng Impact Leadership yung dati ng statement ni Solicitor General Medardo Guevara. Ito po, Impact Leadership. 1 hour ago lang po, mga kababayan. Sabi dyan, ICC investigators are free to come and do their job here. Solicitor General Medardo Guevara says that while the Philippine government has no legal duty to cooperate with the International Criminal Court, investigation into the Duterte administration's bloody war on drugs, it won't prevent ICC prosecutors from conducting their investigation here in the Philippines in fulfilling their responsibilities. Para niya, Mr. Maravillas, nanggatong na naman yung nanggatong man itong Impact Leadership. Kasi di ba yung statement na yan, matagal nang binalabas ni Medardo Guevara. Refresh lang siguro po nila. Kasi naman, palabas ng palabas po, yung kampo ni Maudix, nang sabi pagpasok ng ICC investigators, kaya naisip siguro nila na i-republish po ito ngayon. So sabi rito, we will cooperate, we will not cooperate, but ICC investigators are free to come and do their job here. Guevara said during the House Committee on Justice
and Human Rights Joint Hearing on the resolutions urging the government to cooperate with the ICC. In the initial phase of the hearing, Guevara stated that the decision to cooperate with the ICC investigation ultimately lies with the President, with President Ferdinand Marcos Jr. So ito mga kababayan, yung sinasabi natin na sword of Damocles, hanging before the head ng mag-ama. So nasa kamay ng ating Pangulo ang inyong kapalaran. Pag hindi tumigil ang kampol po ng mga Duterte sa panggagatong ng distab, sabi nga sa mga kwento po na lumitaw several days ago, pinag-usapan sa social media ang nag-trigger daw sa ating Pangulo na i-consider yung pagpasok ng ICC sa ating bansa nang magsumbong yung mga generals na kinausap ni Mau Diggs. Ayun, yun ang naging dahilan. Yan kasi, so sabi nga natin mga kababayan, lahat ng problema nila, sila man lang ay may gawa. Kumbaga, pag nangyari ito, consequences ito ng lahat nilang mga kagagawan. Tama pa? Sakto ano, Mr. Maravillas? Bullseye na bullseye ng programa mo. Yan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento ngayon. Short video lang po tayo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.